na-disqualify ang singer na si Imelda Papin sa kanyang pagtakbo sa pagkakongresista sa isang bayan sa Bulacan. Hindi raw kasi napatunayan ni Papin na tumira siya sa mga ibinigay niyang address sa San Jose del Monte City kung saan plano niya sanang tumakbo. My report, si Salima Refran. Emosyonal ang tinaguri ang jukebox queen ng Pilipinas na si Imelda Papin na makapanayam namin sa Bulacan. Ang balak kasi niyang pagtakbo bilang kongresista ng Lone District ng San Jose del Monte City, Bulacan, mukhang mauunsyami. Ang masakit daw ayon sa mga awit, sa media lang niya kasi nalaman na kinansela na ng COMELEC 2nd Division ang kanyang kandidatura. Wala ako natatanggap pa ng decision or resolution or whatsoever documents from COMELEC. They also tried to file the disqualification, no? Yung unang-una, as a registered voter. Pero nanalo ako sa ERB. So itong natanggap kong resolution na panalo ako. That is why nakapag-file ako ng aking certificate of candidacy. Sa desisyon ng COMELEC 2nd Division, hindi raw napatunayan ni Papi na tumira siya sa dalawang address na binigay niya sa COMELEC para matupad ang one-year residency requirement para makatakbo sa eleksyon sa Mayo. Sa desisyon, sinabi pang ibinenta ni Papi ng bahay sa unang address sa kanyang binigay. At nung tumakbo raw sa Senado noong 2010, Fairview, Quezon City naman ang binigay nitong address. Pero giit ni Papi. Residency, hindi ba dapat isang taon naka-reside ka, no, kung nagkakandidato ka. I think and I believe na from May 10, 2012 to May 13, nandun ako sa within the one-year period of residency. Pero gate ng COMELEC, pata sa tamang desisyon nila dahil masusi raw nilang nire-review mga kaso. Hindi lang din naman daw si Papin ang nagka-problema sa kandidatura. Karamihan ang naka-pending dito, denied due course, naka-disqualification. Pero may mga denied due course, residency, citizenship, age, kwan, marami. Eligibility issues. Yun nga lang daw, talagang may katagalan bago lumabas ang desisyon dahil sa kakulangan sa tao at oras ng ahensya. We're going to resolve the disqualification cases. All of this will have to be resolved as soon as possible. Ang target namin is March 30 before the start of the campaign period for the local. Oras na matanggap ang desisyon ng COMELEC, makikipagpulong naman sa kanyang mga abogado si Papin para sa kanilang susunod na hakbang. Salima Refran, GMA News.